Welcome to Power Tonight with Elvira. Marami na po tayong episode na pinag-uusapan at natutunghayan po ninyo tungkol po sa with regards to the year of faith, diba? So, pinakita namin ano bang contribution na gagawa ng simbahan at yung malaygo at yung mga kabataan, even mag-asawa, ano bang ang nangyayari sa kanilang pananampalataya. Ngayon naman po, isang kakaibang episode ang matutunghayan natin at makakasama po natin ang ating special guest na walang iba kundi si Leandro Jose Tesorero at Christopher Lynch Flores, na sila po ay miyembro at founding member din po ng Work of the Saint Apostolate. The Work of the Saints Apostolate is a youth movement created as a response to the call of the new evangelization by hosting and promoting veneration of relics. The movement is spearheaded by Leandro Jose Tesorero and Lynch Christopher Flores, two young men who have passionately dedicated their lives to the work of the Saints Apostolate, hoping to revive the faith of Filipinos and invite them, especially the youth, that holiness is possible and that we can all answer the call to sainthood. Ang contribution nito sa Year of Faith, siya po ang tunghayan ninyo sa pagbabalik ng Power Tonight with Elvira. Leandro and Lynch, no? Natutuwa ko kasi pag tinignan natin ngayon, ang dami-dami tayong mga relics na dala po ninyo, di ba? So these are all relics of the saints, o kaya let's say yung mga major contributions sa simbahan, no? Even yung cloth, yung mga ginamit, buto na mga namatay na saints, no? Centuries ago, at nakakuha kayo. Ngayon, both of you are founding members ng Work of the Saints Apostolate. So what I would like to know, ano ba itong Work of the Saints Apostolate? Bakit siya tinatag at kailan ito tinatag? Nag-start po actually kami po ng informally sa National Shrine of the Sacred Heart sa Makati. Okay. Nung Year of the Priests, it was 2010. Kasi po may isang need po na ipakita yung examples ng mga paring santo. Na at doon kasi ako po ay galing po dati noon sa Rome, at doon ko po na-realize yung contribution ng buhay ng mga santo sa simbahan, no? Kasi sila po ang ehemplo at ating mga saksi dito sa ating pananampalataya. Yung desire to bring about this apostolate came from one source, no, that is to help us, no, to remind us that we are all called to holiness. Yun po yung na-realize namin dun sa first exposition namin po sa National Shrine of the Sacred Heart. Pinakita po kasi namin doon na yung call, kung call to the priesthood po, pwedeng may isang kagaya po ni Padre Pio. Yes. Anak lang siya ng farmer. Yes. Pero tinawag siya bilang maging pare. Meron rin iba pala na tinatawag na mga prince. Prince ng Poland, ang tawag sa kanya si Blessed August Czartoryski, na pag tinawag ka ng Diyos, talagang wala kang magagawa. At he gave it up and he became a priest. So, nung nalaman namin yun, oh, tingnan mo to, yung holiness pala, wala pala siyang pinipili at hindi, walang uniform. No, siguro ang sabi nga po nila daw, ang uniform lang siguro ay yung kaligayahan na makukuha mo sa pamamagitan nitong holiness na ito. Ikaw, Lynch, ano ang nakita mo? Bakit nag-join ka din dito? Anong contribution sa tingin mo magagawa mo? Nagka-start nga po itong acquaintance namin nung ako po ay joined my first trip to Rome. Alam naman po, okay, na si LJ sa kanyang office, when we got our papers to go to Italy, nakipagkilala po siya. And at that time, I was supposed to attend the
Beatification of the Visionary of the Holy Face, Blessed Pierina de Micheli. Ang nakakatuwa po doon, this blessed would be beatified on the day of his birthday. Yun po. Okay. So, sabi niya sa amin, he left a note there inside our paper. Sabi niya, is it possible if you could give me as a gift a relic of that beata? So, una po syempre, that was very overwhelming kasi parang someone na bata and all that. So, meron pa palang mga ganong tao na into this kind of interest. Mm-hmm. So, when I came back from Rome, I gave him the relic and then he asked me, sabi niya, Lynch, I'm starting this exposition of relics sa National Sherwood Sacred Heart. Do you have relics of priest saints? At that time po, we have a relic of Padre Pio, St. John Mary Vianney. So, we sent several relics to him. Eventually, that started the first exposition of the apostolate. Don't you think, ito, LJ, parang it's a destiny for your part na bakit mo ito tinatag? Wala naman po talaga yung parang tawag na ganun po. Pero yung interest, no, to let other people know na yung mga saints, mas lalo dito sa Pilipinas kasi pag sinabi mong santo, di ba po sasabihin nyo yung rebulto, yung statue, yung pala, yung mga saints pala, hindi lang sila yung ipinoprosisyon, sila ay tao. That's why nung nagkaroon ako ng interest sa mga relics kasi doon mapapakita na the saints are like us, flesh and bones. Nagdamit sila, nalamigan din sila, sila ay nagpawis. Parang sinabi nun ni St. Paul yung sa Bible, nagkatotoo, parang mas naging tangible. Kasi sinabi dun ni St. Paul, diba, that he is like an athlete. He has run the race. He has finished the course. Yung mga ganun pala, makikita mo na, totoo pala kasi siya ay taong katulad ko. Kung siya, bilang isang tao na kagaya ko, kaya niya maging santo, ibig sabihin, posible pala na ako din pwede rin maging santo. At ito yung napakagandang reminder na nakita ko po dun sa mga relics. And dun po sa mga nalaman ko, marami po na miracles that the Lord has given through relics. Very interesting bakit po ganun. Dun ko po na-discover pala that dun yung sa Bible, sinabi rin po, no, that if we respect our body, we follow the will of the Lord, and of course, the Lord dwells in us, yung sabi po sa gospel, we become temples of the Holy Spirit. And through that, we become instruments of His healing, of His inspiration, of His love. At hindi pala to parang katang-isip. Hindi po katang-isip. Hindi siya invention. Kung hindi, ang Diyos, very concrete. No, when He died, He came down, He died for us. Hindi din sinabi niya, oh, I save you. No, He did it, He loved us to the point of death. Death upon the cross. So it was also all concrete. Mm-hmm. At mas lalo na pong nag-alam po yun na nalaman ko na yung mga alaala na yan, yung mga relics na yan, they still exist until now. So naniniwala ka, LJ, no? Even Chris, Lynch, no? Naniniwala kayo, itong relics, no, really is a testimony of what these saints has undergone, no? So, sa tingin mo ba, ikaw, Chris, no, at least nag-aaral ka na ngayon, Lynch, no? Yung relics na yan, ano ba ibig sabihin ng relics? These relics comes into what kind? Meron ba yan sa tela lang, sa damit lang? Can you explain? Para maintindihan ng televiewers, ano ba itong relics na sinasabi? Apo. Yung relics po kasi ay nagmula sa salitang Latin na reliquia, meaning mga naiwan o mga remains. Okay. So meron po itong tatlong kategorya. Yung una, yung first class relics. Ito ay yung mga buto, mga buhok, or anything na galing sa katawan ng santo. Ang second class po ay yung mga damit, kagaya po ng mga glove ni Padre Pio, scapularyo ng isang santo, o rosaryo nila nung sila ibuhay. And then the third class, ito'y anumang bagay na idampi mo sa first or second. So anumang pong bagay ito, maparosaryo, mapapanyo, pag idinikit niyo po ito, the blessing is somehow shared to that object, so it becomes also a third-class relic. Ah, ang ganda niya, no? Pero itutuloy namin sa pagbabalik ng Power Tonight with Elvira. Damit niya, and then the gasa, ito yung kanyang gloves. This one is very rare. This came from his body. Very limited lang inalabas ng Italy na piraso na ito. Ito yung suot na habit niya sa kanyang tomb. When he was exhumed, they gave very, very limited edition of this relic for the veneration of the people.
Maximilian Kolbe, pinatay siya sa Germany, no? Sa Nazi Germany. Pero nag-stay siya sa Japan. So one of his first printings ng kanyang magazine in Japanese. LJ Lynch, no? Napaka-interesting, and I think this episode will really, you know, entice people to learn more about the life, the sense. So, LJ, so sabi nyo, you established this one 2 years ago. So, ilan exposition meron na kayo? Medyo madami-dami na rin po. Nag-start po kami ng isang tour po. Ang tinatawag po sa kanya yung Arma Christi Relic Tour po. Nagkaroon po kasi kami ng opportunity na magpunta ng Rome noong 2011. At actually, dun sa story nun, behind that story is another interesting story. Dahil yun po ay yung paggagaling sa kanya. Actually, siya po ay isang testimony ng paggaling sa pamamagitan ng relic. Imagine, okay. And so nagpunta kami ng Rome, nagpasalamat kami sa isang saint. Ang pangalan niya ay si Saint Philomena. Interestingly enough, she's a martyr. And yes. Alam niyo po kung ilang taon siya? 13 years old lang bata siya. Bata pa. And she is also the patroness of St. John Marie Vianney, who is the patron of priests. Yes. Isang chapel ang binigay ni St. John Marie Vianney para sa kanya. Gayon din si St. Peter Erwald at napakadami iba pang mga saint. Yes. Ngayon po, it was also through her intercession that we got a very interesting relic. Ang tawag sa kanya, Arma Christi. Kaya po siya Arma Christi kasi weapons of Christ. Nakakuha po kami sa isang monastery sa Rome ng isang tawag, ito po siya, meron po siya mismong piraso ng cross ni Jesus. Okay. Merong piraso ng thorn, ng nail, ng column of flagellation. Lahat naman po makikita natin sa Rome, yes, di ba? Yes. Sa iba't ibang churches. Yes. Pero ang ginawa po ng Vatican po noong time na yun, na regalo sa mga madre dun sa monastery, kasi hindi naman sila pwedeng makalabas dahil yes. Mongha sila. Okay. Nagkuha sila ng maliit na mga piraso kasama ng 56 na mga saints. Uh-huh. At doon, inilagay nila para dun sa altar nila. Ngayon, nung nandun na yun sa altar nila, medyo matagal na yun. Nung kami na dumating, so hundreds of years afterwards, sino mag-iisip na yung Diyos pala, dinestine pala yun, nadalhin siya sa Pilipinas. Ah, okay. So under exposition under exposition ngayon. Po siya. So ibabalik niyo yan sa... Yun nga po yung interesting doon. Sabi po, nung nakita namin dyan, alam niyo ubang meron dyan lahat ng devotions ng mga Pilipino. May buto po dyan ni San Isidro Labrador. Talaga. Ni San Pascual Bailon, okay. Ni San Roque, yes. Yung sa Peste. At napakarami, 56 saints, kagaya ni St. Ignatius, yes. Nandiyan din, si St. Okay. Dominic, at saka si St. Thomas Aquinas. Ngayon, nung nakita namin, sabi namin, di ba po, usually when we go to a pilgrimage, it's to go to the saint. Yes. Pupunta tayo, gagastos tayo sa Holy Land to see the places of Jesus. Eh, lahat po yan, nung nakikita namin, sabi, oh, ito na yung lahat ng gustong puntahan ng mga Pilipino na hindi naman makakapunta. So nagdasal kami, sabi namin, sana madala namin to sa Pilipinas. At para mapakita na yung mga lugar na yan at yung mga santo na yan, hindi lang sila mga estatwa, kundi sila ay totoo. Ano pa yung naisip pa natin nun? Nung po kasing nakita namin yan, kumbaga parang sa Holy Land, makapunta ka sa Passion, sa Calvary. Parang if you would be able to approach this reliquary, it's like seeing the faith in its tangibility na nakikita mo na talagang yung faith totoo. So sabi namin, it would be wonderful to bring it here to the Philippines. So with the help of, I'll mention Bishop Tobias, we wrote to the monastery okay. to request it. Kumbaga parang, it's like going to the Quiapo Church. Uh-oh, tapos, sana maghingi namin yung Nazareno. It was really impossible because it was in that church. Pero with the prayers, we also made a novena to St. Philomena. They decided to donate it to the Philippines. Wow, ang galing. Oh. Oh. Tapos po, yung iba naman pong mga saints din po, they are mostly the blessed, yung mga religious congregations. Kasi alam naman natin na how can you, yung mga miracles kailangan po sa canonization at saka sa beatification. Yes, yes. You need to propagate the saint. So marami sa kanila, we wrote to them and told them, that in the Philippines, we are very much happy to propagate the saints. Yes. Kasi marami sa kanila rin doon, sa Italy, di ba? Hindi naman lahat makakapunta doon. E malay niyo po, yung hinahanap pala nating miracle for that saint, Philippines dito pala sa Philippines po pala. So many of them, they gave us their relics.
para po iikot sa iba't ibang hospital. So, yung iba rin naman po sa schools, kasi marami sa mga kabataan, di ba marami sa mga Catholic schools, ilalagay doon nila yung St. Gregory, St. Gernot. Yes. Baka isipin ng mga bata, title lang yun, at kundi man fairy tales. Yeah, kasi because of the stampita, yung picture lang nila, tas yung prayer, yun ang kinagisnan. Sa pag-iikot ninyo, at is nalaman natin, lahat yan answered call, no? Through the help of St. Philomena. Alam natin si St. Philomena, napakabata, talagang grabe yung nangyari sa kanya, di ba? So, pero naniniwala ako yung sa answered prayer because I heard also other people, no? Ngayon, sa pag-iikot-ikot ninyo, ano yung mga nakikita niyong challenges? Meron bang, let's say, nangyari, kasi you said may first, second, third kinds of relics. Doon sa pag-ikot nyo, even sa probinsya, pumunta kayo, no, di ba? Meron ba kayo incident na nakita may instant answered prayer? Meron pong isang particular na very striking. Nangyari po siya sa Naga. So meron pong babae na dumating doon and then she prayed the rosary in front of the relics. And relics nino yun? Yung particular, yung Arma Christi po. Ah, Arma Christi, yeah, okay. In-expose siya for 3 days sa cathedral. Okay. So she went to the relics, she prayed there, the rosary. And then afterwards, lumabas po, after praying, she went out, tapos sabi niya, she was looking for the organizers of the relics. And then, sabi niya, I have to say this at once, sabi niya, I have to thank you for the grace, sabi niya. She went there, meron po siyang mabigat na problema about her son. And then after praying the rosary, nag-vibrate yung phone niya. And then eventually, yung kanyang pinagdasal, it was answered instantly. So, I mean, of course, it's the faith that is na-instigate by means of the relic. So, yun po yung isa sa mga particular na striking. So, na-witness niyo. So, masasabi niyo ba, LJ, itong exposition ng mga relics, parang instrumento for you to get closer to God at para maniwala tayo na totoo yung mga pinapakita sa atin, yung ine-expose niyo ay galing sa ordinary people like you, but through their faith, through their prayerfulness, at through their, sabi natin, paniniwala nila sa Diyos ay talagang matinding. Kaya, di ba, it's a parang binibigyan tayo ng idea ng mga presence na ito na lahat tayo maniwala dahil totoo ito. At least pwede rin tayo one day, maybe saka din santo, nobody knows, di ba? Pero ibig sabihin, kailangan lang dumaan sa gusto ng Diyos, di ba? Huwag tayo maligaw ng landas. Yung dapat natin alamin, yung totoong history ng mga santo at santa, no? Bawat ba exposition nyo, merong life story ng bawat santo kayo nilalagay? Opo, ginagawa po namin yun at we make it a point also to be there kasi maraming beses, pag alam nyo tayo mga Pilipino, we don't really read a lot. Yun nga yung sayang, you know? So what we do is, we are there and we explain to them also in one way or another about a particular trivia that might strike these people. Kasi usually it's, we are, ano eh, di ba nga yung ano natin, marami tayo sa tweet, yung maiksi lang na very short and striking. Lalo na ngayon sa mga kabataan, very short ang kanilang patience. Pero pag-usapan natin sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Ito naman, this is a very important relic. It is a